Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, ulul ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kaniya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kaniya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang usi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam na nating lahat marahil na hindi masamang magalit. Sapagkat ang galit ay isang emosyon, natural ito, sapagkat pati ang ating Panginoon ay mayroong ganito. Nagalit siya sa templo, kung natatandaan po natin ito. Basta maliwanag lamang ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. If you're angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. So huwag nating hahaluan ang kasalanan, ang galit na ating nararamdaman. Paano nga bang nahaluan ng kasalanan ang pakiramdam na yan? Well, para sa akin, ano nga bang kasalanan? Ang kasalanan ay kapag we turn away from God. Kapag sa sitwasyon na ating pag-uusapan, kapag pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin, at kapag pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. Let me dwell on that. Una, kapag pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin, ito yung tungkol sa mga galit na kinikimkim. Halimbawa, inargabyado ka, niloko ka, sinaktan ka, pinaasa ka, hindi binayaran ang pagkakautang sa'yo, nakaw! Ikimkimin mo yon. At po pwedeng maka-apekto yon sa relasyon mo sa Panginoon. Kasama na po dito yung mga pangit na po pwedeng mangyari sa buhay natin. Natanggal sa trabaho, nalugi ang negosyo, nagkasakit, namatayan. Kasi, it can create bitterness. And bitterness is also a form of anger na po pwede rin nating makimkim. Yung anger na yan, yung bitterness na yan, can greatly affect our relationship with God. Darating ang araw, kapag inimbak natin ang anger at bitterness na yan, pagdududahan na natin siya. Ang kapangyarihan niya, fair nga ba siya? Nakikinig nga ba siya? Makapangyarihan nga ba siya? Nagmamahal nga ba siya? Mabuti nga kaya siya? To the point na, ang Diyos na ang sisihin natin sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Wag naman sana, because that's not fair. Natutuwa ako sapagkat kamakailan meron po sa ating nag-donate kahit namatayan siya ng kanyang minamahal na anak. Meron din po sa ating nag-donate kahit naging matumal daw ang negosyo niya. At kamakailan, meron din ako nakakusap, nag-donate po sa atin kahit meron siyang malaking problema sa pinagtatrabahuhan niya. Kasi nagtatrabaho siya sa bangko. Alam ko at feel ko yung honesty ng babaeng ito. Nawala yung pera dun sa lugar niya. So masyadong malaki yung pera, sigurado niyang may kumuha o may hindi nakapagbalik sa kanya. At one point, naisip doon niya, Lord, totoo po, itutuloy ko yung pag-donate ko.
kapag nakita na yung pera na hinahanap ko, kasi po napapagbintangan ako. I don't know kung hanggang ngayon ay hindi pa solve yung kaso. But the thing is, nag-donate pa rin siya kahit meron siyang kinakaharap na problema. Sana po, napansin po niyo yung play of words. Nag-donate kahit namatay ang anak. Nag-donate kahit naging matumal ang negosyo. Nag-donate kahit nagkaroon ng problema sa trabaho. So, ibig sabihin, kahit may pangit na nangyayari, hindi yun nag-prevent sa kanila na gawin ang mabuting iniisip at binabalak nila. Much more, anumang pangit na nangyayari sa kanilang buhay, pinili pa rin lang. Hindi mag-stay sa pangit na karanasan, kundi harapin pa rin ang may pag-asa at pagmamahal ang kinabukasan. It should be that way. Kapatid, ang puso po natin ay trono ng Diyos. Siya lang dapat ang nandiyan. Wala siya dapat karibal diyan. Huwag na natin siyang papalitan diyan. OA mo naman, Father. Galit lang. Papalitan ko na ang Panginoon sa puso ko. Well, of course, masasabi mo na hamak naman siyempre mas matimbang ang Panginoon sa anumang pain na ating nararamdaman. Pero ibang usapan na po kasi kapag unti-unti nang kinain ng anger at bitterness ang puso na yan. Maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kapag nagtanim siya ng anger at bitterness sa puso mo, siya ang magdidilig niyan araw-araw sa pamamagitan ng pagdududa na insert niya sa kalooban mo, hindi ka mahal ng Diyos, hindi fair ang Diyos, hindi mabuti ang Diyos, bingi ang, bulag ang Diyos. Hanggang sa unti-unti na nitong kainin ng puso mo, hanggang sa unti-unti na nitong maapektuhan ang buhay mo. Natural ang anger, natural na maging bitter, paminsan-minsan na ma-stress, ang mamroblema, ang malungkot o matakot. Pero ang lahat ng emosyong ito, natural man, hindi mo dapat hayaan na ikaw ay masyadong maapektuhan for all these emotions to get the better of you. To the point na maapektuhan na ang desisyon mo, ang pakikipagkapwa-tao mo, at lalong-lalo na ang relasyon mo sa Diyos mo. Don't get me wrong. Kahit naman ako, kahit paano, mayroon ding share ng mga pangit na karanasan. Please believe me, I feel you. Nakikiramay ako sa'yo, naintindihan ko ang kalalagayan mo, ang hirap na pinagdaraanan mo, lalo pa kung ikaw naman ay isang mabuting tao. But please also believe me when I tell you, anumang pangit na karanasan yan, gaano man kabigat yan, pag samasamahin man ang lahat ng yan, hindi worth it na dahil dyan ay ang Panginoon ay yung talikuran. Hindi worth it. Hindi sulit. Malaki ang iyong pag-iisyan. Sinasabi ng Bible, anong makakamtan ng isang tao, makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Kung po pwede natin i-paraphrase ito kahit paano at iugnay sa sinasabi ko, gaano man karami at katindi ang mga pain na maranasan mo sa mundong ito, again, ibabalik ko, hindi sulit kung dahil dito ang relasyon mo sa Diyos ay iyong ipagpapalit. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong hayaan na manatili ang galit, ang anger at bitterness sa puso mo. Naiitsipwera na niyan ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung una. Ang pangalawa ay maikli na lang. Kung yung una ay pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin, ang pangalawa ay pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. How do I explain this? Kamakailan yata yun, may sumundo sa akin for a blessing. Nako, maniwala po kayo. Gusto kong agawin yung manibela dun sa nagtatry. Kay Manong, ang bilis namin. Bilis namin. Titinan mo yung rearview mirror. Nako, ang haba na ng pila ng mga sasakyan. Eh kung mapapansin ako ang nandun sa una sasakyan, baka sabihin may prosesyon sa simbahan. Ang baga. Pero matindi yung tunog ng kotse niya. Kaya nga sabi ko, yung kotse yung sinakyan ko, 120. 100 yung tunog, 20 yung takbo. Pero dahan-dahan lang.
Gusto kong agawin yung manipela kasi yan. Kahit yung bisikleta na overtake kami. I guess, yun din ang ihayari. Kapag someone hurt us so badly, gusto natin gumante. Pero siyempre, hindi ko po pwedeng ilagay sa aking mga kamay ang bagay na yan. Lord, bahala ka na sa kanya. Pero, Lord, ang bagal-bagal mong mag-drive ng hustisya. So gusto ko nang agawin sa iyo ang manipela. Ilalagay ko na ang batas sa aking mga kamay. Ako nang maninira sa kanya. Ako nang magmumura ng Diyos. Mumurahin ko na siya. Gagawin ko na ang dapat kong gawin to get even upang makapaghiganti pa sa kanya. Kapatid, hindi po pwede yun. Sa paghandi ka naman Diyos, tandaan po natin, kapag tayo nagpapakabuting tao at meron sa ating nananakita tao, nagkakasala siya hindi unang-una sa atin kundi sa Diyos. Ang dinidisobey niya, hindi ang kautusan natin kundi ang kautusan ng Diyos. Kaya dapat siyang managot hindi sa atin kundi sa Diyos. Ay, bahala ka, sige. Kapag ilalagay mo ang paghigante sa iyong mga kamay, baka at one point sabihin ng Panginoon, sige, ikaw na gumawa. Marunong ka pa sa akin. Anong sabi ng Bible? Vengeance is not yours, it is mine. Ako ang gagante sa iyo sa aking paraan. So kapag ikaw ang siyang naghihigante, isipin mo, nagkakasala ka na, na-stress ka na, dinideprive mo pa ang Diyos na gawin ang magandang balakin niya upang ang nagkasala sa iyo ay maparusahan talaga. Tandaan mo kapatid, maniwala ka, mas mainam na ang Diyos ang maghihigante para sa iyo. Sinisigurado ko sa iyo na ito'y marirealize ng taong naka-offend sa iyo. So brothers and sisters, let go and let God. Ang hirap maghigante. Kasi madalas kapag ikay naghihigante, nag-i-effort ka, not just to get even kundi upang to inflict a harm in whatever way possible na mas matindi kesa sa ginawang sakit sa iyo nung nagkasala sa'yo. Mas may stress ka. Hindi ka lang nagkakasala dito. Mas mamumroblema ka pa. And who knows? Sino nagsabi sa'yo na kapag nakapaghiganti ka, ay magiging masaya ka na? At sino rin nakakasigurado na kapag naghiganti ka sa kanya, hindi rin siya maghihiganti sa'yo? It's a vicious cycle of paghihiganti sa isa't isa. Let's go and let God. Hayaan mo siya. Besides, ang mahalaga, sa pangit na nangyari sa iyo, natuto ka. Yun ngayon ang babaunin mo sa kinabukasan na may bagong pag-asa. Ang buhay naman ay hindi lamang tungkol sa kanila. Much more, hindi ito tungkol sa anumang nagawa nila. Ang buhay ay higit pa sa lahat ng iyan. So huwag mong isugal ang mga magaganda mo pang pupwedeng maranasan dahil sa iyong mga pangit na karanasan na hindi mo naman nga kasalanan. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Isa pa, ano man ang pangit na ginawa sa'yo o sinabi sa'yo, lalo pat kung ikaw ay innocent at nagpapakabuting tao, ayan mo, sapagat hindi naman nun talaga sinira ang buhay mo at hindi naman nun talaga sinira ang magagandang plano pa ng Diyos para sa'yo. Maaaring yun ang feeling nila sila ay panalo, pero sa loob-loob mo, dahil malinis ang konsensya mo at wala ka namang ginagabyadong tao, alam mo, natuloy ang buhay mo. At tulad ng ating Panginoon Jesucristo, maaaring sa panalo ng mga Yehudyo, maging ng mga Romanong nagpako pumatay sa kanila, sa kanya panalo sila. Pero yun ba ang pakiramdam ni Jesus? Hindi. Kaya nga siya pa ang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Sapagkat para kay Jesus, walang nawala sa kanya, malaki ang nawala sa kanila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Lalo pat sinabi ng Panginoon sa bandang una ng mabuting balita, ang kabanalan natin ay dapat mag-exceed sa kabanalan ng mga parisayo at eskriba. Na kung ilalapat nga po natin sa ating pinag-uusapan, dapat ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi maging sa level lang ng emotion. Ibig sabihin, whatever happens, maganda man o pangit na sitwasyon, manatili tayo nakakapit sa Panginoon. Yun ang tunay na kabanalan, yun ang kabanalan na totoo.